Guys, welcome sa kusina ni Meryl. Ngayon ay magluluto ulit tayo ng ating paboritong sinigang. This time, we're going to cook pork spare ribs sinigang. Ayan, itinuto natin. Yan ang ating iluluto ngayon, ang pork spare ribs sinigang. Okay guys, don't go away at ihanda pa natin ang mga ibang sangkap nito o mga gulay. I'll see you again later guys when ready na ang ating mga sangkap at iluluto natin ang ating instant pork spare ribs sinigang. Guys, si Meryl na naman ito ngayon, inihanda na natin yung mga sangkap na gagamitin natin dun sa ating pork spare ribs sinigang. Ayan na, kuha na natin, nahiwala natin yung gabi. Kasama ng gabi yung ating jalapeno. Meron tayong iniwana rin na meron tayong radish, meron tayong string beans o sitaw. Siyempre di mawawala ang okra. At meron din tayong tomato o kamatis. So yan yung parcel na gamit ng ating pork spare ribs sinigang. Ang ating vegetable na dahon na ilalagay naman ay itong bok choy o itong American pechay dito. Yan. Siyempre, yung ating pang-asim, yung North Tamarind soup, asim pang sampalok. At yung ating pork spare rib, ayun, pinalalamutan natin. So, all we have to do is wait for it na ikaw na maging tender. Maybe another 15 to 20 minutes. Then, we will do the cooking na yung ating instant na pagluluto ng pork spare rib sinigang. Guys, super sarap na ito. Tayo na naman ay magluluto ng paborito nating another Filipino authentic dish na talaga naman kahit sinong Filipino mapa-abroad o mapa-local, mapa-Pilipinas ay laging hinihiling ang pork o pork chop spare ribs sinigang. Basta anything that this sinigang, yan ang hinahiligan nating mga Pinoy, panlasang Pinoy. Okay guys, kaya alis at hintay lang natin lumambot na yung ating pinalang pork spare ribs din. Tuloy-tuloy na tayo. Guys, malambot na yung ating pork spare ribs. So ilalagay na natin yung ating unang sangkap. Siyempre unang-una na ilalagay itong kamatis. Magluluto na tayo ng instant pork spare ribs sinigang. Okay guys, ito yung iniwanan natin yung dalawang kamatis. Ito ilalagay na natin ito. Guys, nalagay na natin yung kamatis. Ayan, kailangan natin na maluto yung kamatis o lumambot ng konti. Saka natin na mamas yung kamatis. Then, susunod natin yung others na mga sangkap o mga sahog na itong ating pork spare ribs sinigang. So guys, don't go away. In 5 or 10 minutes, we're going to continue our cooking. Okay, yung ating instant pork sinigang. Guys, ayun, medyo okay na yung ating kamatis. So, ilalagay naman natin itong gabi o taro. So, ilalagay natin itong taro. Susunod natin sa ating sangkap. Ayun guys, sinama na natin yung sili. At isusunod na natin yung radish o okra muna pala yung okra. Then yung radish, yung sitaw. Then, etong ating American ochoy o American pechay. At siyempre, yung ating tamarind soup mix ay sasama na rin natin. Guys, tuloy-tuloy na ito. Saglit lamang at maluluto na kagad itong ating instant pork spare ribs sinigang. Yan guys, ito yung ating okra. Ilalagay na natin itong okra ngayon. Sasama na natin doon dahil para hindi naman ma-overcook yung mga other na naunang sangkap doon. Okay guys, ito na, ilalagay na natin itong okra. Yan, ando na yung okra. Then susunod natin maya maya after 5 minutes yung radish. And after the radish, ilalagay natin sa ibabaw yung ating sitaw o string beans. Then after that, ito na ating ochoy at yung ating pang-asim. At titikman natin kung malaman natin kung gano'ng ka-yummy, ka-delicious yung ating pork spare ribs sinigang. Okay guys, don't go away.
Guys, ngayon naman nilagay na natin ito ating radish at itong ating sitaw. Then afterwards, itong ating American bok choy o American pechay. Okay guys, don't go away at marami kang matuto itong ating pork spare sinigang. And guys, nakasama na yung ating radish. Nakalutang din yung ating okra. Maging yung ating jalapeno o sili at hindi nakita nyo nasa kandalis daw, okay lang siya, kaya nandiyan siya, nakita nyo naman at saglit lang at marami nang maluto mo ang ating pork spare ribs sinigang. Kaya don't go away, mamaya patitipan ko sa inyo kung gano'ng kaya hindi ang masarap ito ang pork spare ribs sinigang. Ngayon guys, ilalagay naman na natin itong ating sitaw para kumpleto na ang pagluluto natin. Ang kulang na lang ay yung ating American bok choy o pechay. Guys, sinama na natin yung sitaw. Ayan, nakapatong na sa sitaw dun sa ating mga previous na gulay na kasama niya. Mag-iwan lang tayo ng another 5 minutes again, then nalagyan na natin itong ating pechay o bok choy. Pero bago yun, nilagyan na natin yung ating tinatawag na pang-asin ng lor para tama-tama lang ang lasa niya habang ilalagyan natin yung pechay na kanyang gulay. And guys, sinama na natin yung ating bok choy para kumpleto na ang ating pagkaluto ng ating pork spare sinigang. Slow cooking na lang gagawin natin. All you have to do is just wait for another 5 minutes sa slow na temperature ng ating stove. Ayan, makikita nyo gumuguro na siya. At maya-maya lang ay pwede na natin kapag ito sa ating lamesa ng upang tayo ay makapaghapunan na ang ating pork spare sinigang. Thank you guys for watching. I'll see you again next time.